Pinanindigan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang hiling nilang 710 pesos na dagdag sa minimum na sahod sa Metro Manila. Pero para sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, hindi magandang pag-usapan ng tungkol sa aumento sa sahod ngayong maraming Pilipino ang walang trabaho. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, hindi pa rin natitinag ang Trade Union Congress of the Philippines sa hinihingi nitong 710 pesos na dagdag sa minimum wage. Ayon kay TUCP spokesman Alan Tanhusay, nakabase ito sa standards ng pamahalaan, partikular sa ulat ng Food and Nutrition Research Institute sa dapat kainin ng mga Pilipino para maging malusog, malakas at produktibo. Sabi ni Tanhusay, walang presyong inilagay ang FNRI sa ulat ito, kaya nagpunta raw ang TUCP sa mga palengke. Napagalaman daw nilang ang inilistang mga pagkain ng FNRI katumbas na mahigit 1,200 pesos kada araw. Malayo sa poverty threshold na iniulat ng NEDA ilang buwan na ang nakakaraan, nakatumbas lang ng 16 pesos kada meal. Sa ngayon, ang minimum wage sa NCR ay 537 pesos kada araw. Sabi ni Tanhusay, sa presyo ng mga bilihin ngayon, ang halaga lang nito ay 354 pesos. Sagot naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, ikonsidera muna ang sitwasyon ngayon. Sabi ni FFCCCI President Henry Lim, ipaubayan na lang ang issue sa regional tripartite wage boards. Sabi pa ni Lim, kung mataas ang unemployment rate ngayon, hindi raw magandang pag-usapan ang pagtataas sa minimum wage. Sabi ni Tanhusay, 11 million ng mga Pinoy ngayon ang walang trabaho. Sagot ni Lim, baka raw mas marami pa ang mawalan ng trabaho kapag itinaas ang minimum wage. Tatamaan din daw ang mga consumer dahil kapag tumaas ang minimum wage, tataas ang gastos ng mga kumpanya na babawiin naman daw sa presyo ng mga produkto. Sabi ni Lim, balewala rin daw ang aumento. Dagdag ni FFCCCI Trade and Industry Chair George C., maliban sa Singapore, ang Pilipinas ang may pinakamataas na minimum wage sa Asia. Pero mataas din naman daw ang gastos ng pamumuhay rito. Kaya dapat daw may balanse. Sabi ng TUCP, bukas sila rito. Pero di raw nila pwedeng ikompromiso ang 710 pesos na dagdag sa minimum wage na hinihingi nila. Ang pinaka-kompromiso raw nila, gawing regular ng mga kumpanya ang mga empleyado nilang na-eendo. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.